Hello guys, ito si Kuya. He's teaching me on, because I was asking what these are for. These small rice ones. These ones are the ones that he planted. So I can see the small ones. So Kuya is going to explain to us what those, because I thought those are the seedlings or binhe. And he said, he taught me something about what they are. Kuya, ano yan Kuya? Yung mga yan? Sinasabi nilang sabog tanim o direct seeding eh kanila. Sabog tanim o direct seeding. So, paano ginagawa yan? Yung binhi kasi, lugar na ipupunla mo, eh, sinabog mo lang dyan. Okay. Para hindi na tayo magtanim. Minus sa gastos sa tanim. So ganyan na siya. Ganyan na talaga siya. Hanggang sa mamunga, hanggang sa umano. Ay, paano yun? Hindi na ko control. Kumpara dito, controlled yung distance ng mga... Ito, control. Kasi yung kakon naman, ang ibig sabihin niya, mas madalang naman yan sa punla. Madalang yan sa punla. Ah, kasi, okay. Kasi, kanyan eh. Ang binhi nito, 1.2, gaya ng 1.2 na ito, 80 kilos lang na palay. Ang parang... Ang binhi. Binhi. Dami na rin nun, 80 kilos. Sobra sa ako. Sabog tanim naman, kaya nga sabog tanim. So mas matipid 'yan. Mas matipid 'di rey. Itong sabog palay na 'to. Sabog tanim. Etong ganito itong, yung ganito, ang binhi pa lang nito, hybrid rice. Yung ganito, hybrid rice 'to. Yung hybrid rice, lumping eh, kanila. Oh. Ang binhi niyan sa kada 3 kilos is 1060. Yung gagamitin nila ay 24 kilos o ilan yung 1060 na 24 kilos. Oo. Oh. Samantalang ito is 80 kilos, ang gagamitin mo lang dito dahil inbreed ito. Okay. Ang gagamitin mo lang dito is 80 kilos na 1,300 naman ang isang 40 kilos. Nakatipid ng ano. Tapos yung dito? Tanim nito, yung tanim, yung tanim at least yung 1 hectare is 5,000. 5,000 nga daw, sabi ni ate. 5,000. Tapos yung bunot, yung bunot niya. Ah, bunot. 150. Yung... 150 pa. Oo. Kaya so mas yung matitipid mo rito, yung... Pero pagdating sa kita, kamusta naman ang kita? Parehas lang ba? O ito, mas... pagkaumani, ito ng... Itong itong tanim na to, pagkaumani. 300 yan, aani naman ito ng kulang 200. So doon din yung diferensya. Pero naman nila, mas marami. Ito naman, mas konti. Okay. At least kung sumutotalin mo lang, kunti lang yung diferensya. Pero yung quality ng palay na to, itong mga tinanim nila, ate. Ganun lang din. Kung ano itong tinanim dito, siya din to. Siya iba. Din yung palay. Ah, iba. Iba. Magkaiba. Hybrid ito. Ito, hybrid. Kung ito eh. Pagka tinama mo yan, yung 1 hectare niya, aani siya ng mga 250. Ito, hanggang 200 lang naman siya. Mas marami ba ito? Kasi hybrid siya. Okay. Pagka-kwan, umani na siya ng 250 dyan, siguradong may 200 na ito. Ganun ba? Thank you, Kuya. Masyado educational yung inano niyo sa amin. Salamat po. Ano pangalan niyo pala, Kuya? Romeo na Sibuma. Okay, guys. Si Romeo na Sibuma. Ay, yun, naputik na. Si Romeo na Sibuma. Tinuruan tayo ngayon ng... Dati akong graduate din ako ng commerce. Kaya lang hindi ako naka-employ. Bakit? Ba't hindi ka nang nagtatrabahoan? Mas gusto mo to? Sa'yo to? Sa'yo tong field na to? Sarapan kong naging magsasaka eh. Yun ang tinatawag ko yan na passion talaga. So, ang daming ano ngayon, pahirapan. Ano sa palagay nyo itong bagong administrasyon natin? Sa palagay nyo makakatulong? Walang kung makakatulong. Kung ilalagyan niya ng talagang magandang subsidiya yung agrikultura. Yun. Is makakatulong siya. Okay, sana. Ngayon, tapos ang magandang gawin niya sana is yung mahal yung produkto. Pataasin yung presyo. Yung inputs, gaya ng pataba, lahat ng gagamitin mo rito, is kamamahal. Ngayon, pagkabibilin yung ani namin is mga something, 1 kilo lang is 15 pesos. Tapos ang laki ng ano. Paano ko, siguro maganda kuya is pababain yung cost kung paano magtanim para kahit bumaba yung presyo, maganda pa rin kita. Tama ba? Ibig sabihin, kung mataas yung inputs, okay. Yung mga pataba, mga ginagamit dito, kung
mataas yun, kailangan itaas lang din niya yung, nila yung bayad ng produkto. Kung, pero 15 pesos kung kada kilo? Sana, gagawin nilang, kung yun 3.5 yung, 2.5 yung pan, gawin naman lang isang kilo, 25, okay na. So, kuya, nabanggit nyo kanina, 15 pesos lang ang bili kada 15 kilo? 15 lang. Eh, bakit ang mahal sa palengke? Kaya tignan mo yung, binibili nila yung per kilo niyan, 1,060. O pagka binintayan yung kabuuan, mainani yan, 15 pesos lang. Eh, ba't ang mahal ng bigas? Eh, hindi natin alam. Kaya hindi natin na nakukan yan eh. Kaya nga, no? Ang naging magkakaroon lang ng control dyan, yung gobyerno natin, kung gagawin niya yung produkto sana natin itataas. Sana maging maganda, no? Yun yung solusyon, huwag na nilang pigilan yung pagtaas ng mga inputs na gagamitin din eh. Ang kailangan lang, itaas lang din nila yung presyo. Or, pababain yung inputs para hindi mahirap. Ganun lang din yun. Para balanse. Para maganda yung kita pa rin ng mga farmers. Kasi pagka yung isang supot na pataba, o kung 15 pesos, ilan yung doon sa 2,500 doon sa supot, 15 pesos, ilang kilo ang gagamitin ko dito, ilang kaban, na ang isang supot nila, isang bag na fertilizer, eh 15 pesos, ibig sabihin, kung 2,000, 2,500, umaabot na siya ng, kung 15 pesos, 750, 750 equals to 1, gagamit ako ng mahigit na tatlong kaban na palay sa isang supot na pataba nila. Grabe, no? Yun yung paano kami asinso ngayon. Kung ito bininta namin at lahat iwan. Ilang hektarya itong lupa mo, kuya? Ano ito? 1.2. 1.2. Malaki din, ito, ano? Kasali ito, kaya lang nakasamla. Tignan mo nga, nasasamla na dahil wala nang gagamitin sa pagsasamla. Paano naman yun pag sinanla yung lupa? Pag nakasanla yung lupa, may kuterminus yun kung ilang cropping. Ganun ba? Ibig sabihin, kung isanla mo ng 1,000,000 isang hektarya, kung for 2 years, for cropping, ngayon kung dipindi dun sa utang. Tapos babayaran mo yung ano? Babayaran mo pa yung utang mo? Mo na, makukuha mo na yan. Eh pag hindi mo pa na ano, sila nakikinabang sa lupa, parang ganun. Eh hindi naman, dahil may pera siya sa iyo eh. Okay. Yung pera niya parang hire lang niya kung baga dun sa kwan. Kailangan mo gagawin kung ito nito eh. Bali 2,000,000 na to eh. Ganun ba? 2,000,000 na to. Yun na lang mga ginagamit ko, mayroon pa rin akong saka dun eh, 2,000,000 dun sa gabi dun. Ang dami niyo pala ng yuta, lupa ito, kuya. Ang yaman pala ni kuya, daming lupa. Sana, wala namang man. Wala namang output. Gigita, Bali kuya, sana pag-pray natin na maging maganda yung sana. Ano ng gobyerno natin. Ano ng gobyerno natin ngayon? Apo, sana. Eh kasi inaano nila na maganda daw ang nangyari dun sa Locos. Sana maging maganda rin para sa lahat. Hindi lang para sa mga individual na nakikinabang sa farming, kundi para sa lahat. Karamihan dyan eh. Alam ko pa dyan, may hukus-pukus pa yung mga kwan. Dati, ang nakukuha naming ayuda is 3 bags per hektar. Ngayon, 3,000 pesos per hektar na lang. Ginawa pa at ang 2,000 na lang. Kaya, ganun ba? Nakakain ng mga nanunungkulan. Maganda pa, maging inti. Ito, pagkakuan, ipatayin mo na lang yung naglulukaw. Huwag naman ganon. Kaya lang, hindi naman maganda. Ano? Opo. Salamat po, kuya, ha? Walang problema. Okay, guys, you heard, kuya. Kuya, ano nga name niyo ulit, kuya? Romeo Sibuma. Ayun. Yan, you heard Romeo Sibuma giving us insights about the seedlings, about how the government should be able to help the farmers. So I hope that this reaches our government persons. I know that they know about this, but knowing is different from doing something. So I hope that our government does something about it. The 31 and we believe that this government is capable of doing things as long as everybody helps. And if you see someone who's doing something wrong, maybe we should report it. It's up to this. We owe it to these individuals. Sir, sila kuya.
no? Na talagang nagtatrabaho para sa atin. Yung kanila, karamihan kasi ganun ang mga reklamo ng mga magsasaka. Yung dapat itaas. Kung ganun ang kanong inputs, kailangan itaas. Yung puhunan, no? Dapat itaas tuk-tuk din. Wari itong palay, itataas lang din nila, ilalagay nila para maging balanse. Ah, okay. Tama naman, dapat balanse. Dapat kumikita lahat, dapat hindi... Hindi lang yung mga traders at saka yung nagbubugan ang kumikita dahil sila yung nagpapasya dun sa presyo nila eh. Wari isang supot. Ay, hindi ba nakakontrol yan? Di ba dapat kontrolado ang presyo niya? Department of Agriculture siguro ang dapat mag-control yan. Kuya, salamat po ulit, kuya, ha? Salamat. Maraming salamat po.